Natutulog na ako noon. Pagkatapos ng bandang about mga bandang ano siguro yon mga 2 or 3 a.m. nakatanggap ako ng tawag sa telepono. Nagising ako kasi hindi humihinto yung telephone. Yung ringing ng phone. It was my production designer who was also production designer of Lino, si Egay Litawa, at sinabi sa akin na nabalitaan niya sa radyo na naaksidente si Lino at patay na. Kasi may mystery dun sa pagkamatay niya. Sabi nila, nung hindi daw siya talaga aksidente, may umahabol daw sa kanila na grupo ng isang kilalang mayor during that time na nakapanggaan nila sa club na pinanggalingan nila. So, siguro, yun yung isang ano, gusto mong malaman kung totoo ba na hindi ka talaga namatay sa aksidente. Naku, ang dami ng rumor na lumabas noon tungkol dyan, saka sa ibang bagay na ano, na sinabi na may hinahabol sila nung gabing yon, hindi ba may humahabol sa kanila. At marami pang ibang chismis, pero hindi ako naniniwala eh. Kasi nga, nung siyempre, aksidente yon, hindi naman kaagad, kung sino man na nakakita dun sa aksidente yon, hindi mo naman siguro kaagad siya makikilala na yun, di ba? Sige na yun. Ibig sabihin, nangyari aksidente, natakot mga tao, biglang dinala lang siya sa hospital. Yun ang report sa amin eh. Tapos, DOA na siya noong nakarating ng hospital. So, magkasabay kami magmula doon sa Timog. Ngayon, bali na sa hulihan namin sila. Nung mauna ako sa kanila, bali umubirtik bigla sa akin yun. Diretso. Hindi na niya ibinawi yung manubila, dumiretso siya doon sa posti ng ano, ng posti ng Meralco. Yung ulo ng sasakyan, bali yumupi, na bali ngayon yung salamin, siyang tumama sa noon niya. Nakainom eh. Lasing yung driver. Kaya nung mabangga yung ano, wala sa sarili yung driver. Actually, napaiyak ako dun eh, dahil imagine, a few days ago, kausap ko lang, tapos yun na nga, pinag-uusapan namin yung script na yun, at ginagawa ko nga yung script para sa kanya. Sa script, lahat tayo lumalangoy dun sa dagat. And siya yung naunang lumalangoy na may hawak ng ilaw, nawala yun. So, yun naman, naging madilim. At matagal yung period ng kabilis. Well, the first reaction was shock. Hindi yata ako naka-recover kaagad kasi hinila ako ni Philip noon para tingnan yung katawan ni Lino sa morgue. Magkasama kami all the way ni Ipe noon hanggang sa kami ni na mother na ang nagdesisyon kung saan siya ibuburol initially sa isang ano sa isang memorial home, tapos nag-decide sa UP. Yon. So nung araw na yon, medyo hindi ako ano pa, hindi ako in full possession of my senses kasi nga hindi pa namin siguro hindi ko pa matanggap na patay na si Lino. And then I remember when he died, his film, which I wrote, was showing at that time, sa kabila ng lahat. Lalong namimiss mo, di ba? Ito yung panahon na kailangan mo na yung isang tao magsasabi na yan, ganyan. Ito, yan, ganyan. Kasi ngayon, panahon ng mga pagkukunwari at pagmamaskara at hindi pag-amin at pag, di ba, pagkahon at pagtago sa kung saan safe. Ito safe lang, dito lang ako. Siyang unang-unang magsasabi na, hindi, yan, tatlo yan, hindi yan lima, tatlo yan. Yan, pula yan, hindi yan puti, pula yan. Kailangan mo nang ganun akong magsasabi sa industriya na makikinig lahat. Sa lakas ang puwersa niya at energy niya, makikinig sila. I think Lino's death was a good career move. He died at the right time. I think the people, the movies moved on after Lino. There was a need for a leader who can cross all of this. And Lino came in the right time and the right moment.
I think it will be more on content of the films, not so much on your artistic execution or whatever, but more on the content, the themes of the films. So I'm sure he'll give talks on this, to be brave, not to be afraid, and speak your mind out. Si Lino Broca, isang bakla na filmmaker na ang tatapang na ang ginagawa. Minsan pag titingnan mo yung pelikula niya, parang iisipin mo, baka ikaw pa nga yung bakla kasi mas matapang pa siya sa'yo kesa sa isang straight na lalaking director. Naku, kung buhay si Lino ngayon, ang daming masyashock siya sa mga dami ng mga nangyayari. Masyashock siya sa mga dami ng nangyayari, pero andun pa rin siya. Hindi ba? Lumalaban, nagsasalita, nagra-rally, at gumagawa ng pelikula. Si Lino kasi, kung ano yung nakita mo sa pelikula niya, siya yun. Kung ano yung sinasabi niya doon, siya rin yun sa tunay na buhay. May honesty. May kita mo sa pelikula niya, may honesty yung pelikula niya. Kasi ganun din siya tao eh. Prangka. Mamimiss mo taong mag-unite nang naghiwa-hiwalay na talaga eh. Yung sinasabi kong lumalangoy na magkahiwa-hiwalay kanya-kanya at kumisa nagsisiraan pa habang lumalangoy. Malaking puwersa siya eh para makatulong mag-unite eh. Nawala yun. Una muna siguro magmumura siya. At sasabihin niya, bakit yung mga peke? Gusto niya hindi peke eh, di ba? Gawin niya kung ano talagang dapat gawin. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Siguro magmumura yan. And then may listahan niya ng mga taong lalaitin at mumurahin. And then tatawagin at sasabihin niyo, may project tayo, may financier. Meeting na tayo mamaya, pagbukas. Ito ang gawin natin. He will be on the go. Lagi. Hindi yan si Lino nakaupo na matagal. Diba? Maski nung nasa LA sa bahay. Homebody nga, pero natatayo. He's all over. So, he will be on the go. He'll be so impatient with what's happening now sa industry natin. Ang kapatid ko, ang mahal na mahal niya ako eh, kahit na anong gawin kong kasalanan eh. Ala akong naramdaman kung hindi para bang ang kauna-una akong iniisip nun paano ko makakauwi. Ang nasa sa loob ko na lang nun. Nawala yung tatay ko. Nawala ako ng kapatid. Lagi siya sa kwan eh, sa alaala ko dahil sa maraming dumalapit sa akin tungkol doon sa mga tinimbang kang ngunit kulang, maraming lumalapit sa akin ganire yung mga ganire kagatulad ninyo na lumalapit sa akin, kaya patuloy yung mga alaala niya. Pagkatapos may mga award siya sa mga ganire, may mga award siya sa ganito, nagtataka ako ngayon bakit. Sabi ko, eh patay na nga ako yung kapatid ko, bakit magpahanggang ngayon, may mga award pa. So, tumatanim sa isip ko, ano ba ang mga accomplishment, ano ba ang mga kwampa ng aking kapatid. Sumobra yata ako.